Makailan lang ay napabalita ang pag-launch ng National Aeronautic and Space Administration o NASA sa Perseverance rover patungo sa planetang Mars upang magsaliksik ng mga bagong kaalaman tungkol sa planetang ito. At plano ng mga siyentipiko na makapagpadala ng tao sa planetang ito. Yes! That's right, mga kaibigan, at kaya napabalita din na number 1 ang Pilipinas sa buong mundo na nag-sign up ng boarding pass para madala ang kanilang mga pangalan sa pulang planetang ito, ayon sa datos ng NASA. Para saan nga ba ang Mars mission na ito? At bakit pinaglalaanan ng panahon at pagod ng mga siyentipiko para sa space exploration na ito? Ano-ano ang mga magagandang maidudulot nito sa hinaharap at existence ng human race? Yan ang tatalakay natin sa ating video ngayon. Kung bago ka lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment, and subscribe para updated ka sa mga bagong videos na aking ilalabas. Ang Mars ay ang pang-apat na planeta sa solar system na may layong 229 million kilometers mula sa ating parent star o araw. Tulad ng ating daigdig, meron ding itong buwan. Ito ang Phobos at Deimos. Ang planetong ito ay nababalo ng isang malawak at malamig na mabato-batong disyerto na kulay pula. Naihambing ng mga dalubhasa ang itsura nito sa Atacama Desert na matatagpuan dito sa ating daigdig. Tulad ng ating daigdig, ang Mars ay meron ding 24 hours and 40 minutes sa isang rotation at 687 Earth days naman ang pag-ikot nito sa araw. Kung papasinin mo, napakaraming pagkakapareho ng Earth at Mars. Kaya hindi malayo mangyari sa pagkatapos ng century ito ay magiging two planetary species na ang humanity. Base yan sa sinabi ni Elon Musk at isa lamang yan sa napakaraming hakbang ng tao na nais na papag-aralan ng red planet. Isa lamang ang Mars Perseverance rover na mga naging mission ng NASA patungo sa Mars. At hindi lamang NASA ng US ang gumawa niyan. Kabilang din dyan ang bansang Soviet Union na ngayon ay Russia, Japan, India, EU, UAE at bansang China. Dahil nais ng mga bansang ito na pakinabangan ng planeta sa mga susunod na henerasyon at pagpapalawig ng kanilang teritoryo. At source ng makabagong mineral na pwedeng magpayaman sa kanilang bansa. Isa sa mga mahalagang misyon ng rover na ito ay ang pag-i-investigate ng astrobiology, kung saan pag-aaralan ng mga eksperto kung nagkaroon ba ang planetang Mars ng buhay o alien life sa mga nakalipas na milyong-milyong taon nang nakakaraan. Base sa NASA, ang rover daw na ito ay may mga upgraded features na similar sa kapatid nitong Curiosity rover. At may mga dinagdag silang mga bagong aparato tulad ng MOXIE. Ano nga ba itong MOXIE? Ito ay isang aparato na nagko-convert ng carbon dioxide para mag-produce ng oxygen sa Martian surface. Ang mga makukuha nilang detalye dito ay makakatulong sa future mission ng NASA at paghahanda ng first human mission sa taong 2030. Ang isa sa mga exciting features ng rover nito ay ang Mars Helicopter na Ingenuity. Isa itong experiment kung saan possible ba tayo makapagpalipad sa Mars. At ang isa sa mga pinakamahalagang parte ng mission ay ang pagdidrill ng sample ng bato. At ilalagay ito sa isang tube at isa-send back ito pabalik ng Earth para mapag-aralan dito sa ating planeta. Hanggang dito na lamang ang aking mai-explain. Sana nag-enjoy ka sa aking video at may napulot kang bagong kaalaman tungkol sa Perseverance rover. Kung nagustuhan mo ang aking video, don't forget to like, comment, and subscribe sa aking channel para updated ka sa mga susunod kong videos na ilalabas.